Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Tulad ng mga aswang at iba pa, may bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pag-suporta sa channel ko, at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Sa isang maliit at tahimik na nayon, may isang puno ng sambag na itinuturing na sagrado ng mga taga roon. Sinasabing may diwata na nagtatago sa kanyang mga sanga, ngunit iilan lamang ang nakakakita rito. Isang araw, dumating si Elena, isang masigasig na mga aral, mula sa kalapit na bayan, sa nayong iyon para sa isang pagsasaliksik. Nalaman niya ang kwento ng misteryosong puno at hindi napigil ang ma-curious. Habang naglalakad si Elena, patungo sa puno ng sambag, napansin niyang may kakaibang ilaw sa ilalim ng mga sanga. Nakaramdam siya ng diwa, ng kagandahan at kakaibang kapayapaan. Hindi niya napigilan ang pagnanasa na makipag-usap sa diwata. Tila ba't may anghel na nagtatago dito, bulong ni Elena sa sarili, habang palapit sa puno. Nang makarating siya sa ilalim ng sambag, biglang sumiklab ang kakaibang ilaw, at doon ay nagpakita ang isang magandang diwata, na may mahaba at makinang na buhok. Napangiti ito kay Elena, at nagsalita ng mahinhin. Maligayang pagdating, anak ng tao. Ano ang iyong layunin sa pagbisita dito? Sabi ng diwata, hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Ako'y nandito, upang malaman ang mga hiwaga ng puno, at ng diwata na naninirahan dito. Ang diwata'y ngumiti, nang mas malambing at sinabi, sa oras na dumating ka, magsisimula na ang kwento ng kakaibang pakikipagsapalaran. Handa ka na bang alamin ang mga hiwaga ng aming lugar? Si Elena ay nagugulumihang yuno sa diwata, at sa isang saglit, ang buong paligid ay napuno ng mahiwagang liwanag. Ang puno ng sambag ay parang kumikislap, at sa mga sangay naglalabasan ang mga masalyang paro-paro na nagbigay kulay sa paligid. Ang puno ng sambag ay nabubuhay sa bawat paghinga ng kalikasan. Ito'y nagtataglay ng kapangyarihan na magbigay buhay sa mga halaman at hayop sa paligid, paliwanag ng diwata kay Elena. Naglakbay sila sa loob ng kagubatan ng sambag, kung saan makikita ang iba't ibang uri ng kakaibang halaman at hayop. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nadidinig ni Elena ang mga kwento ng mga nilalang sa kagubatan. Hindi lang ito simpleng puno, ito'y tagapagtaguyod ng balanse sa kalikasan. Sa bawat paggalaw nito, nagiging buhay ang mga bagay sa paligid, dagdag ng diwata. Habang naglalakbay, napagtanto ni Elena ang kahalagahan ng kanyang misyon. Paano ko maipapahayag ang kahalagahan nito sa mga tao sa aking bayan? Tanong niya sa diwata. Ang diwata ay ngumiti at sumagot, ang kwento ng puno ng sambag ay dapat ipapasa sa iba. Ikaw ang magiging tagapagtaguyod ng kahalagahan nito. Gamitin mo ang iyong kaalaman para mapanatili ang kagandahan ng kalikasan. Sa pagdating ng gabi, sa ilalim ng sinag ng buwan, si Elena ay bumalik sa nayon, nabitbit ang mga bagong karanasan at ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng diwata. Sa paglipas ng mga araw, nagtulungan si Elena at ang diwata upang itaguyod ang kahalagahan ng puno ng sambag sa kanilang komunidad. Itinuro ni Elena ang mga taga-nayon kung paano alagaan ang kalikasan at paano ituring na sagrado ang puno ng sambag. Ang mga tao ay naging masigla sa pagtatanim ng mga puno at pagmamahal sa kalikasan. Sa tulong ng diwata, nagsanib puwersa sila upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa sustainable living at pagpapahalaga sa kagubatan. Sa tuwing may problema sa kalikasan, si Elena at ang diwata ay nagtatagpo upang magplano ng solusyon. Ang puno ng sambag ay naging sentro ng pag-asa at inspirasyon para sa mga taga-nayon. Subalit, isang araw, dumating ang malupit na bagyo
na nagdulot ng malakas na hangin at ulan. Ang puno ng sambag ay tila sumuko sa lakas ng ulo. Kinakailangan ng tulong ni Elena at ng diwata upang mailigtas ito. Nagtaglay ng tapang, nagdasal si Elena sa diwata, at sa kanyang tulong, nagkaroon sila ng mahiwagang kwersa, na nagdaboy sa unos at nagbigay kalakasan sa puno ng sambag. Ang diwata ay nagpasyang manatili sa puno, nagiging gabay, sa mga oras ng pangangailangan. Mula noon, ang puno ng sambag ay naging sagisag ng lakas, pag-asa, at pagkakaisa ng komunidad. Si Elena, kasama ang diwata, ay nanatili sa misyon, na pagyamanan ang kalikasan at ipasa ang pagmamahal sa kalikasan sa mga henerasyong darating. Sa bawat paglipas ng panahon, lumakas ang samahan ni Elena at ng diwata, sa pangangalaga ng puno ng sambag. Ang komunidad ay naging halimbawa, ng pagmamahal sa kalikasan, at muling umusbong ang buhay sa paligid. Nang dumating ang araw ng selebrasyon para sa puno ng sambag, nagtipon ang buong Nayon, upang magpasalamat at magbigay pugay sa diwata. Ang puno ay nagningning sa mga ilaw, na pinaandar ng mga taga-Nayon bilang pagpapakita ng pagpapahalaga, at paggalang. Si Elena, na ngayon ay nagiging leader, ng environmental advocacy sa kanilang lugar, ay nagbigay ng pasasalamat sa diwata. Sa iyo nagsimula ang lahat ng ito, at ikaw ang nagbigay inspirasyon sa amin, upang maging tagapagtaguyod ng kalikasan, aniya. Nakangiti ang diwata habang sumasagot, ang inyong dedikasyon ay nagbigay liwanag sa kaharian, ng puno ng sambag. Ngayon, kayo na ang magsisilbing mga tagapagtaguyod, ng kagandahan at kapayapaan sa kalikasan. Habang naglalakad si Elena, sa ilalim ng sambag, biglang naglaho ang diwata, ngunit naiwan ang kanyang mga salita sa hangin, ang diwa ng puno, ay laging mananatili sa inyo. Pagyamanan ang regalo ng kalikasan, at sa bawat paggalang sa buhay, ako'y naririto. Ang pag-alaala sa mga pangako ng puno at ng diwata, ay naging bahagi ng tradisyon ng Nayon. Ang kagubatan ng sambag ay nananatili bilang isang espesyal na lugar, na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng mga dekada, ang kwento ng diwata sa puno ng sambag ay nananatili sa puso ng komunidad. Ngunit, may isang pag-asa na laging bumabalot sa kagubatan ng isang bagong henerasyon ng tagapagtaguyod ng kalikasan. Si Maya, isang batang masigla at may malasakit sa kalikasan, ay naging katuwang ni Elena sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng puno ng sambag. Binahagi ni Elena sa kanya ang mga karanasan at aral mula sa diwata, nagiging inspirasyon para kay Maya na maging tagapagtaguyod rin. Isang araw, habang naglalakbay sila sa kagubatan, biglang lumitaw ang diwata sa harap ni Maya. "Ikaw ang bagong tagapagtaguyod ng puno ng sambag," sabi ng diwata kay Maya. "Ang misyon na iniwan ko kay Elena, ngayon ay inyo ng dalawa." Si Maya ay puno ng pangarap at determinasyon. Nagtagumpay siya sa pagpapatuloy ng adhikain ng kanyang guru na si Elena. Nagkaroon sila ng mga proyektong pangkalikasan, nagtayo ng mga eco-friendly na programa, at naging halimbawa sa ibang mga komunidad. Sa pagunlad ng panahon, ang puno ng sambag ay naging tanyag sa buong bansa. Dahil sa mga pagsisikap ni Maya at ng kanyang komunidad, muling bumalik ang kagandahan at kahalagahan ng kalikasan sa isang bagong antas. Sa bawat pag-ulan, ang sambag ay bumabalik sa buhay. Sa bawat bagong umaga, ang liwanag ng puno ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na ingatan ang kalikasan. At sa puso ni Maya, patuloy na naglalakbay ang diwata, na ngayon ay nagiging gabay para sa mga bagong tagapagtaguyod ng kalikasan. Sa paglipas ng maraming taon, si Maya ay naging kilala at iginagalang na tagapagtaguyod ng kalikasan sa buong bansa. Ang puno ng sambag ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kapangyarihan sa kanyang mga gawain.
Isang araw, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng sambag, biglang nagparamdam ang diwata. Maya, ang oras mo na sa mundong ito, ay magiging tapos na, ani ng diwata nang may malumanay na tinig. Napaisip si Maya at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Paano ko masisiguro na mapanatili ang tagumpay ng aming mga advokasya? Tiwala, Maya, ang kahalagahan ng puno ng sambag, ay hindi limitado sa presensya ko dito. Ipinamana na ng komunidad ang kaalaman, at pagnanais na alagaan ang kalikasan. Ikaw ang nagbukas ng pinto, para sa pag-unlad, at ang bagong henerasyon, ay handa ng magtulungan, sagot ng diwata. Sa pagmumuni-muni, naisip ni Maya, ang mga nagawa at natutunan niya mula sa kanyang guro at sa diwata. Maglalaan ako ng mga pondo, para sa environmental education, at magtatag ng programa, para sa mga kabataan. Ituturo ko sa kanila, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalikasan, sabi ni Maya nang may determinasyon. Sa paglipas ng mga taon, nagtagumpay si Maya, sa pagpapalago ng kamalayan sa kalikasan sa kanyang komunidad, at mas malawak na sakop. Ang puno ng sambag, bagamat wala ng literal na diwata, ay nananatili bilang simbolo ng pagmamahal sa kalikasan at tagumpay ng mga tao. Ang buhay ni Maya ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga tagapagtaguyod ng kalikasan. Sa bawat hakbang at desisyon niya, patuloy niyang pinapatunayan na ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang pangmatagalan at makabuluhang misyon na nag-uugma sa mga pangarap ng puno ng sambag at ng diwata. Matapos ang mga pagtatagumpay ni Maya, isang bagong yugto ang bumukas sa buhay ng Nayon. Ang pagmamahal sa kalikasan ay naging pangunahing halaga ng bawat isa at ang puno ng sambag ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa gitna ng kagubatan, isang bagong diwata ang bumaba mula sa mga sanga ng puno. Siya ay nagngangalang Amihan, tagapamahalan ng hangin at simbolo ng pagbabago. Kasama niya ang masiglang mga paro-paro na nagdadala ng sariwang simula. Maya, ang iyong dedikasyon ay naging ilaw sa aming kaharian. Ako'y narito upang ipagpatuloy ang alaga at pagmamahal na inalay mo sa puno ng sambag, sabi ni Amihan kay Maya. Nang malaman ni Maya ang kanyang misyon, ay nagtagumpay, siya ay napayakap kay Amihan. Ang tagumpay na ito ay hindi lang sa akin, kundi para sa buong komunidad. Ang puno ng sambag, at ang kaharian nito, ay nasa mga kamay mo na ngayon. Patuloy kang maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, tugon ni Maya. Sa pag-alsa ng hangin, kasabay ng paglipas ng mga paro-paro, si Amihan at ang mga elementong likas, ay nagtungo sa kakaibang lupalok, ngunit ang puno ng sambag at ang kanyang alamat, ay nanatili sa puso ng Nayon. Ang kwento ng diwata at ng puno ng sambag ay nagpatuloy sa paglipas ng panahon. Ang mga bagong henerasyon ay nagsanib puwersa upang itaguyod ang pagmamahal sa kalikasan. Sa bawat dahon ng puno, naruroon ang kwento ng pag-asa, tagumpay, at pagbabago. Sa pag-unlad ng komunidad, ang puno ng sambag at ang diwata ay patuloy na nagsilbing gabay at inspirasyon. Ang alamat na kanilang iniwan ay nagbubukas ng pinto para sa mga bagong kabanata, at hamon sa pagtatanggol at pagpapahalaga sa kalikasan. Sa bawat paglipas ng panahon, lumakas ang pagpapahalaga sa kalikasan sa Nayon ng mga taga-Banahaw. Ngunit sa likod ng kagubatan, may bagong kwento na babukas para sa Nayon. Isang araw, sa ilalim ng puno ng sambag, isang misteryosong hiyaw ang narinig ng mga taga-Nayon. Si Althea, isang batang mapangarap, ay nadadala ng kakaibang tugon ng puso, patungo sa puno. Hindi niya napansin na isang lihim na pintuan ang bumukas, at siya'y dinala patungo sa isang di kapani-paniwalang lugar. Doon, siya'y napagtagumpayan ng pangambang, pag-usbong, at ang diwata ng puno ay bumaba mula sa mga sanga.
Ako si Salin Lahi, ang diwata ng walang hanggang pag-usbong. Ikaw ang hinirang na tagapagtaguyod ng kaharian ng Sambag, sambit ni Salin Lahi kay Althea. Si Althea, bagamat may pangambang kaharian, ay nag-alay ng tapang at determinasyon na gawing buhay ang misyon. Kasama si Salin Lahi, naglakbay sila sa kaharian, nagdadala ng bagong sigla, at kamangha-manghang biyaya. Ang walong pantig ng Sambag ay nagbigay lihim na kapangyarihan sa bawat taga-Banahaw. Bawat pantig ay nagsisilbing yugto ng kaharian, nagdadala ng kakaibang kapangyarihan sa kalikasan at sa mga puso ng mga tao. Sa tulong ni Althea at Salin Lahi, nagkaroon ang Nayon ng masiglang kasanayan sa agrikultura, malusog na taniman, at mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang kaharian ng Sambag ay naging halimbawa sa buong rehiyon, nagbibigay inspirasyon sa ibang komunidad na pangalagaan ang kalikasan. Si Althea ay nagsisilbing tagapagtaguyod ng walang hanggang pag-usbong at tagapagtanggol ng kaharian ng Sambag. Kasama si Salin Lahi, patuloy silang nangangasiwa sa pangangalaga at pag-unlad ng Nayon, isinusulong ang mga halaga ng pag-usbong at pagkakaisa para sa kapakanan ng kalikasan. Sa muling pag-usbong ng kaharian ng Sambag, nagbukas ang huling yugto ng kwento. Si Althea, sa tulong ni Salin Lahi, ay nagpatuloy sa pagtuturo ng kahalagahan ng kaharian sa mga bagong henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang Nayon ng mga taga-Banahaw ay lumago at nagtagumpay sa pagpapahalaga sa kalikasan. Ang puno ng Sambag ay naging sagisag ng pag-usbong at pag-asa, naglalarawan ng tapang at determinasyon sa kabila ng mga hamon. Isang araw, habang naglalakad si Althea sa kagubatan, biglang nagpakita si Salin Lahi. Althea, ang iyong paglalakbay ay nagdala ng liwanag sa kaharian. Ngunit ngayon, ang oras mo ay tatawid na sa ibang yugto, sabi ni Salin Lahi nang may malumanay na tinig. Nang maunawaan ito ni Althea, ngumiti siya, at nagsalita, "Salamat sa lahat, Salin Lahi." Ang pagiging bahagi ng kwento ng puno ng Sambag at ng diwata ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Nang biglang kumislap ang liwanag, tila ba isang mahiwagang pinto ang bumukas. Sa pagtatapos ng yugto ng puno ng Sambag, ang iyong alaala ay mananatili. Huwag kalimutan ang mga aral at halaga na iyong naiwan, ani Salin Lahi bago mawala. Sa pagtatapos ng kwento, ang puno ng Sambag ay nanatili sa puso ng Nayon. Si Althea, bagamat tumatawid na sa ibang yugto, ay naging inspirasyon sa lahat. Ang kwento ng puno ng Sambag, ang diwata, at ang bawat taga-Banahaw ay nagpatuloy sa mga isip at puso ng mga tao, isinusulong ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kalikasan para sa mga henerasyong darating. At dito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.